Okay. Good afternoon, everybody. This is Architect JP Espino, the digital architect, and I am here again for another BuildeeeTV episode for our ProsTalk. And so, good afternoon po sa inyong lahat, and I am glad that we have about 30 audience now. Dadami pa yan mamaya. Ang ganda ng ating topic for today, and this is something that we should all know, or at least a little bit about it, kasi hindi to alam ng ordinaryong tao. They think na ganun lang kasimple kapag ka nabubuo ng isang cities, which should be dapat pinaplano talaga. So before we go on dun sa ating topic for today, I would just like to brief you guys dun sa mga bago po sa ating BuildeeeTV, sa ating ProsTalk. I want to share with you what Buildee is all about. So, Buildee is a technology-enabled platform solution providing the best experience in connecting people with trusted ecosystem of qualified and certified professionals, merchants, and builders. Yon. So, in short, this is a website that most professionals that involve into design and construction, dito kayo makakakita if you need a professional to do your dream projects for you, like architects, engineers, contractors, interior designers. Dito po kayo makakakita. And in the same way, kami rin mga professionals, dito rin kami makakapag-connect. So it will be easier for us to, you know, network with each other. Yon. So that is Buildee. You can go to Buildee by going to www.buildee.com. And what is Buildee TV? Buildee is Buildee TV and ProsTalk is every Saturday po ito at 3 p.m. where conversations are lessons. So basically, I am with a guest every Saturday, nakikipagkwentuhan ako, but during the course of our discussion, hopefully you get value from it and hopefully you learn from it, no? So this is where we invite professionals from different fields of design and construction industry to share their insights about their specific topic of expertise. So this is our third Saturday with Architect Louwie A. I-introduce ko na siya. I'd just like to say hi sa ating mga audience ngayon, si AP Agustin Season, Joan Nolasco Gonzalez, Nico Magalon. Hello, Nico! Matagal na tayo hindi nagkikita at nag-uusap. So, hello sa inyong lahat at sa lahat po ng iba pang nanonood ng BuildeeeTV ProsTalk. But before I introduce our guest for today, I would like to share a few announcements. No? Okay, I have three announcements here. First, you can follow ProsTalk group in LinkedIn. So, other than Facebook, you can also follow them sa LinkedIn by going to bit.ly/ProsTalk on LinkedIn. So, naka-flash yan sa ating ilalim ng screen ngayon. You can find the link in the description of our live. And secondly, ayan. Wala, ang hirap ng hilahin. I would also like to share with you guys ang aking libro. Ito, meron na tayong printed copies. And a few architects or a few people who ordered, nakaka-receive na po sila this past few days. And for those who are still waiting for their copy, papapadala na rin po namin yan sa inyo. Nakaschedule na po siya. For those who nag-pre-register dun sa unang link, kasi meron kami in-announce na first link, last July pa, matagal na, yung bit.ly/TBA book, you will have to register again sa new link, bit.ly/TBA book pa rin. Because the first link, wala pa po dong yung shipping addresses nyo. And also the payment details. So, kung nag-register po kayo dun sa unang link, please go to bit.ly/TBA book pa rin para makuha po namin ang inyong shipping details, your addresses, your contacts para po ma-schedule natin for deliveries. And also, nandoon din po yung payment details. So, that's the second announcement. And third,
Sa mga hindi naman po umorder, pero gustong makakuha ng libro, and also book from Buildee, a book, not a book, t-shirt from Buildee, you can win this book simply by sharing this live video, tag two of your friends, hashtag, add hashtag BuildeeeTV, hashtag ProsTalk, hashtag the digital architect, and dagdag na natin yung hashtag the architect Louwie Gan, architect, hashtag LAGAN. Yan. So, yan. Dahil nasabi na natin ang kanyang hashtag, this is the time that I will introduce first the topic. Our episode 15 is about urban designs in the Philippines. So, our guest for today, like the two other weeks again, si Architect Louwie Gan pa rin because favorite natin siya. He is the first Filipino architect and urban planner professionally accredited by international organizations in green building and urban planning in USA and Vietnam. He is also an accredited green professional in the United Arab Emirates and, of course, the Philippines. He has more than 9 years of experience in urban and master planning, green building, visual impact studies, landscape and urban design projects in the Philippines, Vietnam, China, Hong Kong, South Korea, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Australia, and of course, USA. So let us welcome again, Architect Louwie Gan. Good afternoon, Architect Louwie! Good afternoon, Architect JP. Salamat sa pag-invite ulit for this episode. And yeah, I'm open to discuss urban design here in the Philippines. Maganda na rin na mapag-usapan natin ito kasi ito yung isa sa mga issue na hindi natin masyado pinapansin. Pero mahalaga ang impact nito kasi may social impact, meron din tong impact sa pagkatao natin bilang Pilipino. So yeah. So I'm honored to be part of your episode here in Buildee. Ayo, and we are very happy that you joined us again for this Buildee ProsTalk episode. Every week na bibitin tayo sa kwentuhan. So sisimulan ko na agad. Okay? What is urban design? Let's also bear in mind na those who are watching are not all architects. So let's try to let's try to explain it in pinaka-layman, siguro. Can you give us a briefing or an overview what is urban design? Okay. Sa architecture kasi, in actual built environment, there are two components. Meron tayong public realm, meron tayong private realm. Yung private realm, ito yung dinidesign natin, mga arkitekto, yung mga individual buildings. Okay? Usually, these are the visions of the owners, clients, etc. Yung public realm, ito naman yung outside the private property. Ito yung mga kalsada, sidewalks, parks, etc. So, literally, these are owned by government. Okay? So, urban design focuses on the public realm. And ang urban design then, it develops principle in order for each private properties o yung private realm na masunod nila para meron tayong sinasabi na harmony in terms of our built environment. Yes, importante ang harmony. So, just like in everything that we do, kahit na, kumbaga, urban design is mas malawak na parte ng architecture. Kumbaga, ang architecture is yung mismong structure lang or isama na natin yung paligid, the site development, it goes out pa. Paglabas pa siya ng sidewalk, paglabas pa siya ng kalye and everything. So, saan ba dapat nagsisimula ang urban design? Dapat ba ito from the government side? Kasi nabanggit mo nga, public na to eh. So, dapat ba ang nag-spearhead ng ganitong mga design ng planning should be the government? Well, in my experience, dapat kasi ang pag nag-initiate tayo ng plano,
or this urban design, kailangan meron talaga tayong stakeholder involvement dito. Kumbaga lahat nag-uusap, hindi pwede government lang kung ano yung naisipan nila, ito yung gagawin. Hindi na tayo, hindi ganito yung proseso. Sa urban design kasi, as much as possible, you involve all stakeholders, private entities, NGOs, and other groups, thus, on the vision, so as we can all contribute on how to make our built environment more beautiful. So, ito yung kahalaga ng urban design. Kasi, kasi it gives character for the building, no? So, nagkakanya-kanya, pero yun nga, sa nakikita natin ngayon sa Pilipinas, medyo wala tayo sa ano, no? Hindi natin nasusunod yung mga prinsipyong to. Kumbaga, ano yung naisip nating disenyo sa isang building, ito na siya. Now, if you try to compare in other developed countries, no, especially in Europe, pag tinignan mo yung buildings nila, alam mo na nasa Europe ka kasi yung character ng building, meron silang sinusunod. Okay? Hindi sila magkakapareho, hindi sila copy-paste, pero makikita mo, meron silang harmony that contributes aesthetics of the whole community. So in short, in urban design kasi you don't focus on one building only. You consider the totality as a whole. In short, parang tulungan tayo. Yung bawat totality as a whole. Yes. Tutulungan sila na mapaganda yung built environment. So hindi nagko-compete, okay, yung idea na, okay, para bumayang isang magandang building, susunod na designer, gusto niya mas maganda, susunod. So hindi, usually in urban design, hindi ganoon dapat. So dapat meron sinusunod na prinsipyo in designing. Kung tayo ay Pilipino, of course meron tayong characteristics, di ba? Meron tayong tradition, culture na lumalabas pa rin doon. I-reflect natin sa building design natin, dapat ganoon din. Pinapakita natin dito po ang pagiging Pilipino natin. So ito yung ano, kahalagahan ng urban design. Okay. So nabanggit mo na para magbaganda, para mas may harmony. Pero hindi lang ito para sa ganda, di ba? Urban design is not just making things beautiful, di ba? Nandiyan na rin yung function, yung paano yung ano to, yung user, paano gamitin ng user, di ba? Paano even yung pag-ikot doon sa buong lugar. So can you also share to us ano pa yung mga factors na naaapektuhan if gumawa ka ng tamang urban design? What are the other factors that this will help kung magiging tama lang yung pagkakadesign ng ating mga cities? Unang-una kasi, ang urban design, it can definitely change the behavior of the people who is walking around that built environment. Ngayon, for example, ang building kasi, they contribute a lot to our society, not only for making our cities beautiful, okay? It can also make our cities safer for the community, okay? Meron tayong tinatawag na crime prevention through environmental design. Anong sabi doon? So, your design should have eyes on the street. Ano ba yung sabihin ng eyes on the street? Ito yung natural surveillance, no? Mahalaga yung window as much as possible. There are certain urban design rules na kailangan at least 30-40% ng fasad mo should have windows, no? According to studies, kapag maraming window doon sa community, mas less yung crime. So pag mas maraming window, mas less yung crime. Eh bakit tayo naglalagay ng sangkatutak na fence? Lalagyan natin siya ng fence, tinatakpan natin yung mga windows. So ibig sabihin, pabaligtad pala yung effect doon. Well, kasi dito kasi sa Pilipinas, naging normal na to sa atin, no? Naging standard na sa atin yung meron laging matataas na fence. Okay? Kasi yun yung dinidictate ng environment para mas maging safe. Ang idea natin, mas lagay tayo ng mas mataas na fence. There are studies in developed countries, actually, if you provide more fence, obviously, hindi nagiging maganda yung built environment, pero at the same time, it also spur additional crime rate. Kasi nga, kung
Kung ang isang tao may gagawing masama, kung alam niya walang nakatingin sa kanya, gagawa yon. Ngayon, ito ngayon yung psychological effect ng urban design sa community. Kapag marami kang windows, it creates a sense that if you are walking along a sidewalk, then maybe meron kang balak na masamang gawin, pero dahil alam mo na yung buong community nakatingin sa'yo, so it lessens that probability na magkaroon ng crime. So ito yung mga psychological studies na ginawa na definitely merong kinalaman dito yung urban design. Of course, hindi lang naman sa crime. Meron din tayo yung sinasabi natin how to make our built environment more walkable. Mm-hmm. Okay? Hindi lang naman hindi lang sa dahil malaki ang sidewalk mo, walkable na siya. Hindi rin ganoon. Kung mo dito sa atin, sa Pilipinas, maglakad ka, the sidewalk, mapapansin mo, lahat may parking space. So, mga tao na hindi arkitekto, hindi designer, obviously, dahil nakikita nila to, no? Miski man ako, nung bata pa ako, lumaki tayo sa, ano, lahat tayo, lumaki tayo sa sa built environment dito sa Metro Manila, na nakikita na natin na yung harap ng bahay natin, puro sasakyan. Puro sasakyan. So, ang publiko, ang idea nila, car is very essential in our daily lives. No? Yun yung idea na... Ngayon, kung meron tayong urban design principle na sinasabi natin na dapat bawal tayo maglagay ng parking area sa harap para highlight natin yung aesthetic quality ng building, bawat building, ng open space rather than cars, it also enhances the experience of the people. Uh-huh. Kapag naglalakad ka sa sidewalk, magandang nakikita mong building. So, instead na nakikita mo yung mga sasakyan, nakaharang, it enhances the experience of walking. So, mas iniinganyo mo ngayon yung tao maglakad. Yes. Oo. Kasi, una, you feel, ano, pagka meron kang lakaran, you feel safer. Kasi, parang, alam mong, okay itong community na to, pwede palang maglakad kasi they provide a space for you to walk on, di ba? So nasabi na natin si pati crime prevention, yung magiging walkable city siya. Meron akong pinost a few days ago, nakalagay dito, architects are underappreciated and underestimated in this country. You will all regret killing our profession someday is actually showing its effects right now dahil sa 1. Traffic, 2. Poor urban planning, 3. Floods, 4. Substandard housing, and 5. Lack of green space. So, itong lahat na to, the traffic, urban plan, of course, pasok na nga si urban planning, floods, substandard housing, and lack of spaces, tama ba na is it's also urban planning, tamang urban planning, hindi pwedeng sabihin lang na urban planning, yung tamang urban planning ang makakasolve din ng mga problema na to? Ang urban planning kasi pangkalahatan to, yung sinasabi nating urban design is a component of an urban plan. Sa urban plan kasi may kinalaman na dyan yung health, may kinalaman dito yung institutional, etc. Sa urban design kasi, you are focusing on the physical components sa architecture, sa landscape, etc. Ito yung kinoconsider natin when we talk about urban design. Ngayon, nabanggit mo kanina yung mga yung about architecture, no, yung underappreciated, yung hindi maganda yung itsura. Kasi ang urban design has a lot of implications to our society. In fact, isa sa problema natin is poverty, di ba? You can actually blend the lines between rich and poor if you know how to do it properly. Ikwento ko na lang din. If you want to develop housing for the poor, ang sinusunod natin batas, we have BP220. Okay? Kapag meron naman open housing, we usually follow PD957. Well, to tell you honestly, doon pala meron na tayong problema. Kasi we are segregating the rich and the poor. So, ang mga mahihirap,
they follow BP220 doon kayo sa malayo, yung PD957, usually dito kayo sa magagandang location. So doon pa lang, sa foundation ng... Oo nga, ano? Ngayon ko lang din na-realize. Bakit nga ba? Ba't kailangan? Kumbaga, discriminated agad. Yes, oo. Pero sa tingin ko, hindi ko rin naman gano'n kakabisado yung proseso, no? Sa BP220. Mm. Pero it has something to do with funding. Kaya magkahiwalay sa... Okay, okay. Yung kasi siyempre PD, although both private sector, they can also of course initiate BP220 housing. Kaya lang kung ako tatanungin ninyo, dapat kasi rich and poor dapat magkasama yan. If you really want to blur the lines between low income housing. Kasi if we can only... Kasi pag magde-design tayo ng bahay, kung meron tayong urban design principle, now, considering nga yung income segregation natin, kung masusunod, ano? Ang housing design dapat natin, it doesn't have to look very extravagant, pero hindi rin kailangan sobrang tinipid. Kailangan nandun ka sa range acceptable. No? Na kapag... So, parang hindi mo naman kitang-kita na ay pang mahirap to, ay pang mayaman to. Kailangan meron tayong study nun. Kaya lang, sa ngayon kasi wala pa akong nababasa na research in the Philippines. Ano ba yung pinaka-acceptable na residential? Saka in a public space, being, diba, urban planning is partly the public space. So in the public space, it should be a shareable space for both. Yes, diba? So, alam mo namang i-segregate mo na, ay, hindi, pangmayaman lang itong park na to, huwag ka dadaan dito. Oo. So, di ba? Parang ang weird nun. So, parang ang hirap naman din niya i-apply sa Pilipinas. Hindi ko alam kung saan may mali. I agree with you na dapat ganun, na it's ano, baga hindi, kailangan na blur yung paghihiwalay ng dalawa. That's a better way of living. Diba? Diba? Para nga harmonious tayo lahat. No? Pero, nasa culture na rin ng Pilipino na nahihiwalay. In fact, iba nga yung mga pinupuntahan shopping spaces ng mga may mayaman. Iba rin yung pinupuntahan ng mga shopping spaces ng hindi naman, ano, na hindi naman well off, kasi they also have this thinking na, syempre, ang Filipino mentality na, oh, baka ma-hold up ako dyan. Mga ganon, di ba? So, paano natin kaya imimix yun in such a way na mawawala na yung ganong klaseng mindset? Well, yung mindset kasi, hindi medyo mahirap na ano to, no? Mahirap natin. Alalim. No? May mga, yun nga, kasi meron kaming inatanda na meeting, meron akong experience na na-share ng isang visitor or presence ng isang tao doon. Sabi niya, usually, forgive me for the word, squatter, ninanakawan sila, etc. Okay? Well, yun yung concern. Ako naman yun, pero siyempre, meron din naman, sabihin natin, mga mayaman, mga kawatan din naman, di ba? So, totoo rin yun. Magkaiba lang sila ng ano. Pero maganda na naririnig natin yung mga ganoong from different levels of society. Okay? Yun lang. Tingin ko, kailangan kasi talaga yung foundation na yan para ma-blur mo yung rich and poor. It has to start with our laws and beliefs. So, kung paano mo i-combine yung BP220 sa PD957, medyo challenging. Though sa PD957, meron din na balance housing, na yung certain percentage of your property should be dedicated for the poor. Pero ang tanong, nakakita na po ba tayo ng condominium na mayroong certain percentage of housing dedicated for the poor? Ako po, nakatira sa condominium, parang wala rin po ako nakikita ron. Kung naman may nakita na ba tayong subdivision na certain percentage ng area doon dedicated for the poor? I don't think so. Alam ko dyan, ang ginagawa ng mga ibang developer, meron silang fund. Yung fund na to, that is equivalent to that certain percentage na allowed for balanced housing, then bibigay sa gobyerno, yung gobyerno ang bahala.
yun palang tingin ko yun yung ganoong proseso, nakikita ko medyo may problema ng urban design. Kasi dapat talaga minamerge natin both rich and poor in one community. We want to improve our society, no? Or inclusiveness. Inclusivity. Okay. So yun yung nakikita ko. Saka dapat kung meron man, kung integrate natin yung ganitong sistema, rich and poor living in one community, dapat hindi yung isang poor community nandoon sa sulok, hindi ganoon. Kailangan watak-watak. Ang tawag doon is strategize yung pag-locate mo. Usually kasi ganun yung Kumbaga scrolling pa rin. Hindi kasi di ba ako thinking ko is at dito zone na to nitong mga mayaman tapos dito zone ng mga mahirap. Ganun yung nangyari. Pero in a way it's together naman kasi minsan nga sa subdivision padat lang naman yung difference eh. Di ba? Okay, so nandun na tayo sa it's good if merge ito, if inclusive nga eh, di ba? Pero other than that, ano kaya yung maidudulot nun sa community? The whole process of a good urban design para ma-improve yung buhay ng tao. Kasi in the end, that's the goal. Eh. That's the goal of creating any plan in either urban design man yan or architecture man yan or sa roads man yan, di ba? The goal sa dulo is para ma-improve yung buhay ng tao. So, my question to go back to the main topic, no? Ano nga ba yung i-improve sa buhay ng isang ordinaryong Pilipino? It doesn't matter kung mahirap ka, mayaman ka, kung nakatira ka sa isang lugar na naiplano ng maganda ang urban design. Unang-una kasi kapag yung sinasabi natin kanina kung na-implement ito, unang-una, you have equal access to every opportunity. Okay? Usually, yun. Ganda yun ah. Mga kababayan natin na may na, low income, sila yung located sa malayo, pero sila yung walang sasakyan. Yep. Yung meron namang may sasakyan, sila yung pinakamalapit sa place of work. Pero siya may sasakyan. So, hindi ko maintindi. No? Extremes. Oo. Kasi, unang-una, kung isang community, meron na silang place of work doon, unang-una, dapat sa urban design mo pa lang, you are not allowed to own car. Aha. Sadong hard, pakinggan. Pero, if you really think of the whole impact of that principle, you are actually encouraging people to not use their private cars. No, it's either you use bicycling, walking, etc. So, ang in the end, syempre, mas maganda 'yung environment natin kasi wala tayong pollution. Okay? Yes. So, 'yun 'yung mga mangilang-ilang benefits para sa society if we have this type of urban design thinking. Walang pollution, less traffic. Yes. So, etong third episode natin, no, nagko-connect siya dun sa first three episode natin, which is first, creating a walkable city. Second, designing the space, you know, using urban design for a healthier living, di ba? So, it adds up talaga na kapag nagawa siya ng tama, being here on our third topic na ngayon, urban design as a whole is actually helping na nakakonect dito sa tatlo. Yes, tama yun. Yung pag-usapan natin dati, yung walking, bicycling, how to make our environment healthy, including indoors, magkakakonekta talaga yan. So, okay. So, ngayon, sabihin natin, namulat ng mga mata ng ating mga politiko na kailangan ito. Pero, meron namang hindi. Let's say, in a small barangay, like me, I'm from Sampaloc, dito sa barangay namin, wala naman na kaming magagawa para magdagdag pa ng park, you know, or maglagay ng
ng spaces, ng green spaces para magkaroon pa ng ano, or iusog pa yung mga, what's this? Mga daanan, di ba? Kasi it's not in our power naman na. Ang lalo na sa Sampaloc, pag bukas mo ng gate mo, ng pinto mo, eto na literal yung kalye. So, ano kaya ang pwede nang gawin in a barangay level para matulong yung urban design? Well, oh yeah. Usually, sa urban design, bago ka mag-desisyon kung ano yung tama para sa isang community, you really have to consult with the local. Mm-hmm. Barangay, dapat mayroong pag-uusap yan. Meron tayong design share, meron tayong stakeholder meeting. Okay, kailangan natin ng pagbabago sa community natin in terms of yun nga, kung ano yung itsura ng building ng bawat fasad natin, anong mayroon doon, anong bawal, anong dapat ma-consider natin. Pinag-uusapan muna ito dapat in the barangay level. Then we discuss kung ano yung mga recommendation kailangan. Homeowner, sa kabila naman, ito naman yung recommendation. Ano naman yung ayaw nila, so dapat mininilap natin yon. Okay? Ngayon, kung ako ang tatanungin ninyo, kailangan talaga ma-i-integrate natin yung tinatawag natin empathic thinking or mixed income development in a community. Kasi kung papansinin mo naman ngayon, no, isingit ko lang yung, mm-hmm. yung mga malalaking mall during these times, hindi talaga sila nagagamit. Yes, correct. Mm-hmm. Ngayon, if we go back to traditional roots of what a mall really look like, it's a community wherein people can walk outside and then experience the same function from our existing commercial establishments. In short, mm-hmm. yung mga community mismo, yung bawat residential unit or bawat building doon, they act as a retail establishment as well as a retail establishment for habitat, for room. Yes. So, dapat ito na yung mga kinoconsider natin. That way, decentralized din yung, well, hindi lang nakafocus sa isang malaking mall. Alam naman natin na mahayayaman lang naman yung talagang may kayang magbayad na renta ron. But if you spread that opportunity to the local community, so mas, tingin ko, mas well-distributed yung wealth. So maganda pala yung yung going back to the basics na parang mga free market, maliliit na, minsan nga, di ba, usually weekends lang, lumalabas to, tent lang. Diba? So maganda pala na ganun din yung i-promote talaga ng big structure ng mga malls. Tapos doon nagko-concentrate yung traffic, doon nagko-concentrate yung sa katutak na tao. So a way to decongest then yung ating urban areas is to have these small pockets of sabihin na nating retail spaces, di ba? So, isa rin pala yun sa mga possible consideration. Sa segue lang ako sandali, sa mga nanonood po ng ating Buildee episode ngayon, marami na namang mapag-uusapan dito sa ating topic, urban design. If you have questions, if you have comments, please write sa comments lang po para ma-share din natin sa mga ibang pang nanonood, no? And also, I would also like to remind everybody, for those who wants to win a copy of my book and also a BuildeeeTV t-shirt, please share this video and then tag two of your friends and add hashtag BuildeeeTV, add hashtag ProsTalk, and add hashtag the digital architect and hashtag LAGAN. So, yon. Babasahin ko lang yung ibang comment ng ating audience, no? Wala. Nag-hang siya ng konti. So, para baka meron silang mga questions. Habang naghahanap ako ng comments, Architect Louwie, sa tingin mo, saan ba nagkamali?
dito sa atin. Bakit ba naging ganong kawatak-watak? Well, tama rin naman yung sabi mo ngang dapat scrolling rin yung design. Pero para kasi walang design. Naaalala ko, it's part of our studies ng college is nabanggit sa atin, especially Manila and other cities like Baguio, na nagkaroon naman tayo ng napakagaling na urban designer, which is Burnham. Diba? He was one of the first who laid out the plans for our cities. Kaya nga medyo kakaiba yung pagkakadesign ng Manila. Ano nangyari? Nasunod ba yun? Or ano ba yung... Yun na nga, the question is, saan nagkamali? Bakit ngayon parang wala nang sa ayos? Okay. History, babalik lang tayo. Tama ka, architect. Merong master plan talaga si Architect Daniel Burnham sa Metro Manila and Baguio. Okay? Noong panahon kasi na dinevelop ng master plan na to, kukunti pa lang kasi talaga yung mga arkitekto. No? Usually, ang tawag namin sa era nito is blueprint era. Kung anong sinabi ni architect, dapat ito yung masunod. No? Ngayon, fast forward lang tayo na present times ngayon, hindi na uubra yung ganitong ano, planning na wherein kung ano yung naisip ni architect. Yeah. No, hindi na ganoon. Kasi meron na yung stakeholder meeting. Okay, meron ka. Yeah. Pero you really have to get the input from the stakeholders, sa mga tao. Okay? In short, they own part of your design. Mm-hmm. Okay? Kailangan meron silang parte. Meron silang design. Ikaw ang magda-drawing, pero the idea comes is inspired from the users. Okay? Ngayon, balik ulit tayo. Mm-hmm. History. Tayo kasi sa Pilipinas, dito sa ano natin, dito sa bansa natin, we adopted urban planning principle from America because obviously we are ano, na-colonized tayo, no? And we embraced their technology, cars, and we followed their urban planning pattern wherein during the early days, land use segregation, pag residential dito ka, pag commercial dito. So if you want to go from residential to commercial, obviously, ang choice mo lang is to use cars. No? Yun yung urban planning principle noon. Okay? Ngayon, yeah. Adapt natin yun, of course, nag-reflect yun sa planning natin, sa infrastructure development natin, kaya lalapad ng kalsada. No? Ngayon, ang nangyari, na-realize na after 60s, 70s, na-realize ng US na merong problema sa how we plan our cities. No? Okay. Bilis natin kainin yung mga forest areas, agricultural areas, and turn them into a subdivision. Ang tawag nila doon, urban sprawl. Okay? Sorry, may naisip akong isang senador dyan. Okay, tuloy mo lang. Parang kailangan mo. Anyway. Anyway. Ako, tuloy may kwento mo, architect. So, na-realize nila may problema sa land, sa urban planning natin, standards. So, ang ginawa nila, binago nila yung building code nila, binago nila yung standards nila. No? Instead of providing highway, you have to provide streets, smaller streets, pero distributed. No? Ibig sabihin, kung ang highway, ang propose mo to solve traffic, ganito ka, mag-provide a highway, no, noong unang panahon, strategy, pero na-realize nila, if you really created a highway, you are actually tinatanggal mo yung opportunity in one community na napupunta dito. So ang ginawa nila, para maiwasan yon, I'm sure kung nanood kayo ng cars, nangyari, no? Nagtayo ng highway, namatay yung isang community kasi instead yung mga sasakyan dumadaan doon, dito na sila dumadaan. Kasi nga naman, mas mabilis. Okay? Ngayon, sa atin, inadapt natin yung prinsipyo na yun, yung mga highway development. Pero yun nga, napansin namin, may problema. So ang ginawa nila, instead of providing highway, you have to provide streets, smaller streets, pero distributed. Pero, marami naman tayong smaller streets, ah. Kaya lang traffic pa rin. Kasi sa streets pa rin naka-park. Oh, sa atin kasi, ma'am, ano eh, gated. Ah, oo, true. Gated. Kaya hindi,
kung ikaw yung driver, ba't ako papasok doon? Yeah, tama nga. So, kaya lang, saan ako lalabas? Yun ang tanong. Yun. So, ang nangyari, binago nila yon. Although, meron pa rin naman silang highway development, pero strategized. Okay? You don't put highway at the middle of existing community because you are literally separating them. No, kahit sabihin mong 20 meters lang yan, pero pag may highway dyan, no, kung dati-dati, less than 30 seconds, nandun ka na sa point A to point B, na pag nagkaroon ng highway dyan, no, point A to point B, 15 minutes na yan, and you have to use your cars kasi highway. No? So, na-realize nila yung problema na yun. And if you develop more highways, you are actually encouraging more people to buy cars. Yeah. Bumalik tayo dun sa... Nabago nila yung ano nila, building code nila, in short. Dito sa atin, we adopted this principle, yung mga luma nilang principle, pero hindi natin siya. Uh-huh. Kaya ang idea natin, if you want to solve traffic, build more highway. Hindi pala. Yes, hindi ganun. Hindi pala. Naalala ko, going back to ano, history na naman, para lang magkaroon tayo ng specific no na sitwasyon. I remember years ago nung ang mayor ng Manila is si Atienza, may part ng Recto ba yun? Kasi going to Divisoria na ginawa niyang walkable. Meaning hindi pinareroute niya yung mga kotse, pero itong certain chunk na to, ginawa niyang parang plaza, tinels na yun and all, para doon maglakad yung mga tao, and then, iikot na lang yung mga sasakyan. Pinaikot yung sasakyan. Okay. I can't remember if that helped, pero ngayon, kali na ulit siya. Yes, yes. Mm-hmm. So, again, babalik tayo sa sinabi mo kanina, ay, last episodes, no? Maraming magagandang ideas. Ang isa pa rin pala talagang problema natin is wala kasing continuity. Dahil pag nagpalit ng mayor, mawawala na naman siya. Mm-hmm. Ang dami palang problema. Ang hirap, hindi mo alam kung saan mo susolusyon na, no? Kasi gusto mong gawa ng solusyon, at eto ka na. Kumpare, ah, di ba sabi mo nga, lahat ng stakeholders nag-uusap eh. Nakakailangan yung LGU, yung DPWH, yung kung saan pa mang area yan, and even yung mga tao mismo sa barangay, sila yung nag-uusap. And then, eto na, nakabuo ka na ng bagong plano, gagawin mo na naman, and then later on, boom, mawawala na naman siya. Paano kaya ang pwede natin gawin dun? Ayun, medyo politika. Yun na eh, minsan may nangyayari, current administration, maganda yung projects niya, pero dahil nagpalit na, after 3 years, iba na naman ang administration. Ayaw niya yung idea ng previous administration. Magagawa siya na sarili niya. So, yun yung tingin kong isa sa problema when how we implement our infrastructure. Ngayon, paano ba natin masasolusyonan yung ganitong issue? Of course, obviously, yeah. Ang problema ay political. Masasolve mo ito politically by, of course, conducting again series of developing laws, standards, para talaga masabi natin na kahit magpalit yung administration, dahil nasa batas naman yan. Yes. So we have to go back to the root, which is legislation. Kung nailagay na to sa batas na a certain chunk of this area should be walkable or a certain chunk of this barangay should have parks, kahit ilang palit pa ng politiko, dahil meron tayong batas na kailangang sundin dun, yun pa din. Oh, maganda yun, no? Sana nga, no? We'll see. pero yeah, sana ito, ma-open up. Sana merong mga urban planners din na tinatanong ang mga politiko, no? Para ma-implement yung mga ganunong batas. We have a question from Nico Magalona. Sabi niya, question for Architect Louwie, how to integrate the new land use urban transport planning concepts and proposed projects with the actual existing land use conditions? Yes, madalas natatanong yan. Kasi minsan may idea, pero paano mo, merong existing concept, idea, no? For example, TOD, Transit-Oriented Development, marami pa, Pedestrian-Oriented Development.
how are you going to incorporate that in the existing context? Of course, ang pinakamadali, gibain, tayo. Di ba? Pero, iyon talaga feasible. Marami magagalit, di ba? May na-demolish nga lang na isang building, isang housing dyan, talagang problema na. Kapatayan. Mm-hmm. So, hindi mo pwedeng gawin yung ganoong yeah, ano. Yeah. Ang pinaka, ang ginagawa dyan in urban planning is nagkakaroon ka ng transition dahan-dahan. Evolve. No? Okay. Ano yung unang mo dapat i-implement? Ano yung pinaka-problema? So, ano yung pinakamadaling projects na ma-implement na wala masyadong tension from the public? Ito yung gawin nating prinsipyo. Kasi nga, for example, if you want to make our, if you want to solve traffic, mabawasan mo yung traffic congestion, di ba? Unang-una, kailangan bawal mag-parking sa sidewalk. Ngayon, di ba, na-implement, tinanggal. Yung nga, ang dami ng problema, eh, di ba? So, kailangan talaga yung transition mo in terms of implementing new standards, meron niyang leeway, meron niyang... Mahaba-haba din. I forgot the exact term. Meron niyang magkatawag tayong timeline kasi sumusunod. Hindi yung may naisip kang plano ngayon, okay. Tapos bawal na yan. I-present mo, okay. Tomorrow, implement na. Implement mo na agad. Hindi pwede. Pero, kasi kung nakabili ka na ng kotse, tapos biglang ipapagbawal mag-park, wala. Hindi ganun kadali, no? Mismong sagot ko rin kay sanot tanong Nico. Yeah. Unang-una, kailangan aalamin mo muna yung local context. Ano ba yung pinaka-challenging doon sa lugar na yon? Yun yung una mong yun yung una mong aaralin. Eh, of course, kasama din yung architect or engineer. And of course, kailangan kasama din yun yung political, yung ano, yung government in terms of how to implement the plan. Then from then on, magagawa mo na yun ng proseso kung ano yung step 1 na dapat mong gawin para mas less intention. Kasi ako ang nakikita ko dito yung intention from the public. Kapag in-implement mo yung isang idea. Hindi ganun kadali. Yes. Magbabago, pero pag sila na yung maapektuhan, syempre. Okay? So, ganun naman tayo. Normal yun, no? Normal talaga nangyayari yun. Kaya lang, you have to strategize what is the... Yeah. Meron tayong process ang susundin. Okay, thank you, Architect Louwie. We have another question from Architect Mike Guerrero, Mr. Green Architect. Okay. The question niya is, Architect Gan, do you think it is still possible to transition our existing cities into TODs? Paki-define muna, what is TOD? TOD, ito yung nabanggit ko kanina. Sakto. Transit-oriented development. Wherein, naka-orient yung development mo sa public transportation or mass transportation. Ano ba ibig sabihin nito? Certain walking distance from mass transport. Let's say, for example, pedestrian shed, 5-minute walk, that is 400-meter radius. Yung part na yon, you should not allow people to provide parking or to own cars. Kasi unang-una, malapit yan sa mass transportation. Eh. That's one of transit-oriented development. You discourage people from buying or owning private cars. Ngayon, possible ba sa Metro Manila? Yes. Possible siya kasi meron tayong LRT, MRT. Buildings that are located within that walking distance from the mass transportation should not require owning cars. No? Ito sa area ko, malapit ako sa ano, sa isang LRT station, no? Ang government dapat, dahil malapit na sila sa mass transportation, hindi na sila ipagbawal dapat, talaga na magkaroon ng kotse. Hindi naman ipagbawal, pero hindi na required. Di ba, tayo pa nag-apply tayo ng building permit, ilan ang parking area mo? Okay. So, doon mo ilalagay sa pagkakadesign ng building niya, dahil alam niya walang parking dito sa building niya, hindi na ako kukuha ng kotse.
Yes. Diba, parang ina na muna, ikaw na yung naglagay sa utak na, ay, hindi pwede. Hindi ako kukotse. Kasi muna malapit ka na sa ano eh, sa LRT. Ba't ka pa mag... Oo. Yan, diba? So, yun yung principle of transit-oriented development. Yes, this is possible kasi meron tayong public transportation. Now, imagine kung lahat ng community dito sa atin ay accessible within walking distance from mass transportation, and then you have a law where kapag nasa loob ka ng 5-minute walking distance from that public transportation, you are not... Huwag nang galaga ng parking space. Yes. So, hindi ka dapat meron. Ano, mapilitang maglakad. Oo, di ba? May kotse ka man, pero you have to park it a bit far, tapos lakad ka. Di ba? Oo nga. Pwede yun. So, di talaga, you're discouraging people to use their private cars. So, yun yung idea ng TOD. Of course, marami pang ano yan. Marami pang ibang a system na dapat mo i-consider, financing, etc. Pero yun yung pinaka-idea niya. Kapag malapit ka sa public transportation, you are not required to have a car. Or a parking, kahit parking, yes. Nire-restrict yun. Sa atin kasi minimum okay. No? In other countries. Dapat maximum. So, babalik ako in a layman's view. Kunwari, nakatira ako, along Taft Avenue. Meron siyang LRT doon. So, wala akong kotse. Kasi nga, supposedly, mas magandang maglakad. Pero, dahil sa culture ng Pilipinas, napapansin ko rin, those malapit dito sa mga LRT, MRT, yung areas na medyo mataas din yung crime rate. Meaning, madilim yung lugar, maraming snatcher. So, paano ang gagawin? Babalik pa rin tayo na dun sa tamang design na to make it a walkable city. Nagandahan yung lakaran, lagyan ng ilaw, di ba? Lagyan ng parks. So, yun pala ang dapat na ginagawa. Okay, we have another comment from Princess Mina Dones. Sabi niya, pero yung iba po kasi nahahassle mag-use ng public transportation kasi may issues na hindi maayos or hassle. Kaya yung iba po, mas napipilitan magbayad ng car or maglakad man po, hindi naman friendly yung walkways. Yun na nga, yung kasabi ko lang na gustuhin mo man maglakad. Pero dahil delikado dito sa areas na to, let's face it, yung dinadaanan ng LRT, Rizal Avenue, Taft Avenue, di ba? Yan yung mga madidilim na lugar. Yan yung medyo talamak yung mga snatcher, yung mga, you know. So, dapat pala, yun yung pagtuunan ng pansin ng LGU na dagdagan ng ilaw, gandahan ng yung dadaanan para mawala sa thinking ng tao ay delikado dito. So, anong pwede nating sabihin dun sa mga tao naman? Like ako yung nagda-doubt noon, ako yung kuyata dumaan dyan, delikado kasi magpo-caution na lang ako. Ano yung pwede mong sabihin dun sa tao na yun? Well, parang wala sa'yo yun eh, no? Nasa ano na? Kung taligato talaga, sasabihin ko sa iyo, ma'am, huwag ka dumaan doon. Pero totoo, di ba? Oo, kasi in terms of architectural, nabanggit ko nga kanina, no, yung crime prevention through environmental design. Well, may mga solution architecturally how to make that environment safer. No? Ngayon, of course, kung merong talaga problema doon in terms of crime, I think kailangan meron din tong action coming from our coordination with yes. Oo. Kasi kahit na tayo, alam natin yung principle in how to make our built environment safe, crime prevention through environmental design, pero kailangan pa rin meron din itong hindi naman to 100% talagang magiging safe. Of course, kailangan talaga pa rin local officials na nandun sa site, sa local context para talaga ma-solve natin yung problema. Ayun. So, thank you, Architect Dan. Meron pa ba kung hindi na, meron ka pa bang gustong i-discuss about urban design na hindi ko natanong sa'yo? Kasi baka masyado ako madaldal. Is there something else, say, benefits or factors, whatever you want to share to our viewers regarding how urban design will be able to help our
buhay talaga, di ba? Yung buhay ng bawat isang tao ang natutulungan nito eh, if nagagawa ng tama. Can you share a few of those things? Yes. Ang urban design kasi, ako kasi arkitekto, baka akala ng iba dahil arkitekto ako, tayo lang yung pwedeng gumawa ng urban design. Of course, no. Nabanggit ko kanina, in designing, each one of us has to participate, has to contribute on how to make our built environment more beautiful, safe, etc. Okay? Ang urban design kasi, of course, pwede din yan sa civil engineer, pwede rin yan sa landscape architects, pwede rin to sa kahit anong design professional. In fact, kahit mga public, they are... Yeah, I know somebody who's a lawyer na nag-take ng urban design. So, pwede rin. Kasi this is a master's degree, tama ba? Not necessarily. Hindi naman, not necessarily. Okay. It's a scope in architecture wherein kino-consider mo lang talaga yung public realm instead of focusing on one property. So, hindi naman. Wala namang restriction. Oh. Anyone can become an urban designer. But not everyone is at the ayun. So, thank you. Siguro, that's a good cue na for us to end. No? If you have, wala ka ng iba, meron ka pa bang ibang i-share? Meron pa bang gustong idagdag? This is the time that you want, na pwede mong sabihin. If there's something that you want to promote, go ahead, please. You can check our website, www.lagan-associates.com. So, you can see all our projects there. And we also share some visualization in the Philippines, wherein you can see some of our concepts, how to make our urban design more acceptable to the public. Ayun po. Ayun, thank you again, Architect Louwie A. I-add ko yung napakaganda ng sinabi mo. Hindi kailangan maging arkitekto ka, hindi kailangan maging urban planner ka to be part of a good, bawat isa sa atin may magagawa sa para maging part ka ng harmonious community. Diba? So, yun nga, gaya ng sinasabi niya in every episode, siguro ilagay natin sa utak natin that it should be yung magtulungan, yung tulungan yung word na lagi ko naririnig kay Architect Louwie, no? Magtulungan po tayo for us to be able to create a better community, a better space for us. Kung wala man tayong magagawa dahil hindi naman tayo yung gumagawa ng legislation, hindi naman tayo yung gumagawa ng kalye, hindi man tayo yung gumagawa ng mga sidewalk, siguro ang pinakasimpleng pa din natin gawin to make our space or our cities a more walkable space, a more livable space na makatulong sa magandang urban design, siguro po yung lumang kasabihan ng mga nanay natin, no? Linis mo, tapat mo. Diba? Magsimula tayong linisin natin yung harapan natin, magsimula tayong iusog yung mga gamit natin para merong mga madadaanan yung mga tao. And if each and every one of us will do a little bit of something, makakatulong yun, di ba? Okay, may pahabol pa daw si Architect Freddy Bautista, si Mr. Green Architect din. Wait lang ha, ino-open ko lang. Medyo mabagal lang siya. Ayan. Sabi ni Architect Freddy Bautista, proper orientation of clients and users are paramount to make a project successful. Educate them well too. Diba? Anong masasabi mo doon, Architect Louwie? Tama si Architect Freddy doon kasi minsan kahit gaano kaganda yung idea natin, kahit acceptable to in research community, pero kung hindi alam ng kliyente yung pinaka-benefit na makukuha nila doon sa concept na yon, definitely hindi talaga yon masusunod. Alam natin, sila yung huling may say kung i-implement nila yan o hindi. Now, in terms of urban design, usually, we have to educate, of course, our government. Yon. So again, thank you very much, Architect Louwie A, and the rest of the architects and non-architects man na naku-join sa ating ngayong usapan, kwentuhan. I hope you have you learned something from our kwentuhan today. And again, thank you very much, Architect Louwie A. Huling promote ko po. Ito na po yung libro,
If you want a copy of Architects Going Digital, you can go to bit.ly/TDA book pa rin. For those who ordered on the first link, the bit.ly link, yung bit.ly/TDA book, you have to register ulit dun sa bit.ly/TDA book pa rin dahil dun namin makukuha ang inyong mga shipping details para ma-deliver na po natin. So, we already sent out about 100 books. Meron pang 300 books na papalabas. And if meron pa rin kami natitirang mga copies, so if you want a copy, please order through bit.ly/TDA book pa rin. There. So again, thank you very much, Architect Louwie Gan. Isang napakabuluhang kwentuhan na naman sa ating ProsTalk BuildeeeTV. Thank you very much for those who joined us. I hope that by next episodes, kasama rin namin ulit kayo. At please do continue commenting, engaging, para interactive po ang ating discussion. Again, thank you very much, everyone. This is Architect JP Espino, the Digital Architect, signing out for BuildeeeTV. Have a good afternoon, guys!